Hello guys, welcome to my channel. This is Jason. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko pinawala yung mga pimples ko, kung paano tinanggal ko ang mga pimples ko, how did I clear my skin. So I'm sorry guys, hindi ako fluent sa Tagalog or sa English, but I'll try my best to speak Taglish na lang kasi Bisaya ako. So disclaimer guys, hindi ako expert sa skin. Hindi ako dermatologist or anything related to derma. Gusto ko lang i-share sa lahat. Gusto ko lang i-share ang mga natutunan ko while I'm using different kinds of skincare na naging epektibo sa akin. So kung gusto niyong malaman, please keep on tuning in and let's get started. Una sa lahat guys, ipapakita ko sa inyo yung mga images ko, yung mga pictures ko nung nagkaroon ako ng pimples. So, ito sila lahat. At ngayon, isa-isahin ko sa inyo yung mga product na ginamit ko para mawala yung mga pimples. So, una sa lahat guys, ang dami ko lang nagamit na produkto. Pero, itong mga products na gusto kong i-share sa inyo, ito yung para sa akin yung mga holy grails ko na hindi mawala-wala sa skincare ko. So, una sa lahat, ang pinakauna kong ginawa para mawala yung mga pimples ko ay ang paggamit ng Gojek. So, ito yung guys. So, itong Gojek na to. Yung orange. So, alam ko, familiar ang Gojek kasi ang daming gumagamit ito. So, ang Gojek guys, naging effective para sa akin, I think, isang taon na ginamit ko ito at nakita ko talaga ang result, ang good result sa paggamit ng Gojek. Kasi, so, nakita niyo sa previews ng mga pictures ko, hindi talaga clear ang skin ko. At ito ang naging resulta sa paggamit ko ng Gojek. Ilagay ko dito, guys, ang picture. Happy talaga ako, guys, sa resulta ng Gojek kasi nag-clear talaga ang skin ko at ang daming good feedbacks sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan ko na nag-clear daw ang skin ko, ang ganda daw tingnan ng skin ko. So, happy ako sa resulta ng paggamit ng Gojek. Kaso lang, ang disadvantage ng paggamit ng Gojek, hindi siya pang matagalan. Kasi, after a year na ginamit ko ito, nakita ko na hindi siya nag-work sa mga pimples ko. After a year, hindi natin na-question ang effectivity ng product na to guys kasi yung promise niya na paputiin ka, talagang pupuputi ka talaga. Hindi yan mawawala sa effectivity ng Gojek. Pero, hindi ko siya ma-recommend for using it in the long run kasi hindi siya mag-work para sa akin ha, para sa akin. Based on my experience guys, mas nag-work sa ng pimples ko kapag gumagamit ako ng Gojek sa mukha. So, ang ginawa ko, ginamit ko lang ang Gojek sa katawan. Hindi ko na siya ginamit ngayon sa mukha ko kasi hindi siya nag-workout na sa mga pimples ko. Pero, pagpapaputi guys sa mukha, yes, effective talaga siya guys. Walang question. Ang ganda ng resulta ng Gojek sa pagpapaputi. At nakakawala siya ng mga pimples kung beginner lang kayong gumagamit nito. Like, for how many months yung ginamit ito, makikita nyo ang effectivity niya. Pero, I don't know kung sa iba, kung ginamit nila ito for more than a year, effective pa rin, then that's good. Pero para sa akin guys, hindi siya naging effective after a year. So, for pimples, pero sa pampaputi, great job talaga ang Gojek. Kasi, until ngayon, ginagamit ko pa rin siya sa katawan ko. Kasi, ang ganda ng effect sa pagpapakti. So, yun ang reviews ko sa project na sabon. Dalawang product, guys, na isishare ko sa inyo ang micellar cleansing water.
So, wala na itong naman. Ito na lang, guys. So, 125 ml. So, wala nang supply sa mercury nito. So, ito na lang ang labili ko. So, bakit ginamit ko ang micellar cleansing water? Na-observe ko kasi, guys, na nung nag-twice day akong nag-wash ng face, mas lalong nag-oil ang face ko. Kasi ang lahat ng parte ng face ko, guys, oily talaga. At nung twice a day akong nag-wash ng face, mas lalong nagpo-produce ng oil ang mukha ko. Kung gusto mo mag-preto, guys, pwede na kayo kumuha ng oil sa mukha ko para makapag-preto. Yun talaga, naka-oily ang face ko. So, nakaka-frustrate talaga, guys, kasi kung mas lalong nag-oil ang face ko, mas dumami din ang mga butlig-butlig, yung mga pimples sa maliliit. Kasi parang, you know, naglalabasan sila kapag oily ang face mo. So, anong ginawa ko, guys? Ito ang ginamit ko sa gabi para mag-cleanse ng mukha. So, hindi na ako nag-wash ng face every night. Just in the morning na lang ako nag-wash ng face during taking a shower. So, ito ang ginamit ko pag sa gabi, panglinis ng mukha. At napakaganda nito, guys. Pinaka-holy grail ko to. I think 3 years ko na itong ginamit pang gabi na pag alis ng mga dirt sa mukha. At ang ganda ng resulta kasi after using this at night, makikita mo talaga yung freshness sa mukha mo. So, iba kasi yung oily at yung oily at hydrated ang mukha mo. So, nakapag-hydrate ng mukha dito sa micellar cleansing water. So, i-recommend ko talaga ito, guys, for oily and acne prone skin para hindi na kayo mag-wash ng face ang gabi. So, kung sa inyo effective ang twice a day na pag-wash ng face, then it's good. Pero sa akin, guys, ito ang naka-help sa akin para hindi na ako mag-wash ng face every night. Ikatlong product, guys, na nagustuhan ko rin ay ang Niacinamide 10%, Zinc 1% from The Ordinary. So, ito ang unang binili ko, ang kanilang 30 ml na The Ordinary Niacinamide. At ito ang ikalawa, ang 60 ml, guys. So, 9 months ko itong ginamit. At meron pa siya, guys. So, may kunti pa siyang laman. So, pinaka holy grail ko din ang niacinamide 10%. Kasi, guys, ito ang nagbrighten ng mga acne scars ko. As you can see, guys, may mga acne scars pa rin ako. At tinutulungan pa rin ako ng niacinamide up until ngayon na i-fade sila. Ang iba sa mga scars ko, guys, nag-fade na. Pero ang iba hindi pa talaga. So, continue ko pa din ang paggamit ng niacinamide kasi ang pinaka main ingredient nito ay ang 10% na niacinamide. Kung alam niyo lang, guys, ang benefits ng niacinamides, ma-overwhelm kayo kasi apart from it helps you, guys, na to get rid of pimples, na maprotektahan kayo na mag-grow ang pimples, i-brighten talaga yung skin niyo sa paggamit niyo ng 10% na niacinamide plus zinc 1%. Ang zinc 1%, guys, ang rule nito ay ang pag-heal. Mas mapadali nila ang pag-heal ng mga sugat sa mukha. So, kung may breakout kayo sa mukha, gumamit kayo ng niacinamide kasi pinapadali ang pag-heal ng mga sugat. At the same time, dahil sa niacinamide 10%, pina-fade niya yung bakas ng mga acne. So, yung scars nyo, yung mga dark spot nyo, matutulungan kayo na i-fade na yun sa paggamit ng The Ordinary 10% niacinamide zinc 1%. I tell you, guys, mas naging, you know, nagbabrighten ang mukha ko sa paggamit ko nito. So, try nyo din ang paggamit ng niacinamide from The Ordinary. Kagaya ng sinabi ko kanina, guys, na hindi na ako gumamit ng kojic para sa mukha ko. So, ano na ang ginagamit ko ngayon to clean my face in the morning? So, ito na, guys, ang Celatec. So, Celatec Dermascience Acne Solutions. So, acne cleansing gel with hydroxy acids. So, bakit ko ba ginamit ang Celatec, guys, para pang-wash ng face? So,
katulad kasi ng niacinamide, parang similar sila guys. So ang niacinamide guys, apart from brightening your skin, it also controls your oil. At katulad dito ng Celitec, nagko-control din siya ng oil guys. So it says here, contains salicylic acid which exfoliates the skin and reduces blemishes and acne breakouts, helps reduce excess oil to make the skin look clean, smooth, and healthy. So, kinokontrol niya yung oil nyo at binabrighten din niya yung skin mo. Kasi it reduces blemishes and acne breakouts. So, katulad ng niacinamide, it brightens up, it controls oil, or it protects you from getting acne. So, parang similar sila guys. So, yun ang nagustuhan ko. At, nakikita ko ang effect nung ginamit ko to guys. At the same time, nito. So, panggabi, in the morning. So, kani guys, ang The Ordinary, I only use it every night. So, hindi morning, every night, at ito, every morning. Ang The Ordinary guys, at ang micellar water, ginamit ko sila every night and every morning. Naka-disadvantage ng paggamit ng Celitec acne solutions para sa akin. Kung straight nyo itong ginamit, for example, 3 days straight nyo itong ginamit, ma-observahan nyo guys na nagda-dry yung skin nyo. So, masyadong nag-produce ang face nyo ng oil. So, ginawa ko guys, alternate kong ginamit ito sa glycolic acid. So, before kong gumamit ng Celitec acne cleansing gel, nagpa-check up kasi ako sa derma guys at niresetahan ako ng derma nito, ng doktor nito, ang glycolic acid. So, ito ang inireseta niya sa akin kasi oily face ako. Para sa face ito guys, for only your face guys. So, hindi to siya dapat sa body, para sa face lang ito. So, ang nagustuhan ko nito is that ang glycolic guys, katulad ng niacinamide, nagbrighten din siya ng face at isa pa na papaliit ng pores mo. So, ina-alternate ko sila kasi kapag straight itong ginamit, nag-dry ang skin. So, ito, for today, ginamitan ko ang face ko ng glycolic at the next day, ito naman ang pang facial wash ko. So, kung wala kayong glycolic guys, meron naman sa Shopee, siguraduhin nyo lang yung legit, pero kung wala kayong makita sa Shopee na legit, so better try the Johnson guys. Johnson Baby Soap. Yun kasi ang ginamit ko before nung wala pa akong facial wash. Johnson Baby Soap kasi gentle lang. So nung tinapos ko na yung paggamit ng Kojic, nag-switch ako sa Johnson Baby Soap. Yung puti guys. So, mild lang siya. So, hindi problema para sa akin nung gumamit ako ng Johnson Baby Soap. So, try nyo na i-alternate sa Celitec kung gusto nyo guys. Last but not the least guys na ginamit ko ay ang sunscreen. So, this is from Belo Sun Expert. Whitening sunscreen. Whitens as it protects. So, nung nagpa-check up kayo sa derma, palagi talaga yung inirecommend ng doktor na gumamit ng sunblock. Pero hindi ako bumili ng sunblock nila guys kasi ang mahal-mahal. So, ginamit ko lang itong Belo Sun Expert. Pinakagusto ko ito guys kasi katulad ng The Ordinary niacinamide, may niacinamide ito guys na content. Pinaka main content nito ay niacinamide and brightening essence, lighten skin tone with regular use. So, gusto ko yung mga product na may niacinamide kasi nagpa-brighten sila ng skin. And it protects anything na mag-lead sa magkaroon ng pimples guys. So, gustong-gusto ko talaga ang Belo Whitening Sunscreen. So, bakit ba kailangan ng sunscreen guys? So, everyday kailangan talaga ng sunscreen kasi kung gusto nyong ma-maintain yung bright skin, so, kailangan natin protektahan ang ating mukha from sun damages. So, katulad na lang ng kung may pimples tayo guys, para ma-protektahan ang pimples na mas lalong umitim kapag mag-heal na siya, kailangan natin lagyan ng sunscreen para to protect sun damages. Kasi mas lalo yung iitim kapag ma-expose sa sun. So, kung wala kang sunscreen sa mukha, mas iitim ang mukha mo. Work from home lang ako guys, pero nagsusuot pa rin ako ng sunblock just to make sure na ma-avoid natin yung mga bad effects ng sun. So, aminin ko guys, malayong-malayo pa ako sa
clear skin, but I'm so happy sa resulta ng mga product na ito kasi natulungan ako na at least malasan ang pimples, ma-fade yung dark spots, at kahit konti, makikita natin ang difference. So, sa nakita niyo sa mukha ko guys, may mga redness pa ako, may mga dark spots pa rin. So, we're still working in progress. So, makikita din natin ang total result na niyan in the future. So, watch out guys. At sana mag-work din sa inyo itong mga product na ito. So, just try it guys. Wala namang harm in trying. So, sana nga may nailulong ako sa inyo guys. Hindi naman tayo same ng skin type. So, let's just make an experiment guys. So, kung saan product ang mag-work sa atin. So, shinare ko lang sa inyo kung ano ang naging experience ko sa mga product na ito. So, yun lang guys. Yun lang yung mga products na para sa akin ay naging effective sa skin ko. At sana maging effective din ito sa inyo. So, hindi naman tayo same ng skin type guys. Pero kung oily skin kayo, I'm sure na i-effect yun sa inyo. So, guys, I hope you like this video. And ang mga produkto na ito guys ay available at Watson except from the niacinamide. So i-share ko lang sa inyo ang link sa description box so para ma-route lang kayo directly to the website. Sa Shopee pala yun guys nabili ko. So I'm sure na legit yung store na yun. Glimmer Shimmer Box ang tawag sa store nila at yung price guys is very reasonable kasi kunti-kunti lang ang difference sa original price dun sa supplier. So, try yun guys. Just check the link down below. So, if you have questions, just comment down below as well. I'm more than happy to answer sa mga questions niyo guys. And please, if nagustuhan niyo ang video at mag-enjoy kayo, please hit the like button, share na rin that guys, at subscribe na rin para updated kayo sa bago kong video. So, thank you so much. See you very soon.